dumating ako sa point na ayoko nang tanggapin tong offer dito sa Canada. Welcome back to my channel, mga ka-dreamers! Kamusta kayong lahat? Maraming salamat dun sa mga nag-subscribe sa akin at dun sa patuloy na nanonood sa ng mga videos ko. Maraming salamat. Hindi ko na kayo isa-isahin, guys. At tama po kayo sa nabasa ninyo, just in 5 months lang po nakapunta ako dito sa Canada. At sasabihin ko sa inyo sa video na to kung paano ko nakapunta dito sa Canada. Tara! Mga ka-dreamers, bigyan ko muna kayo ng konting background. Since working student ako before, nag-work ako sa iba't ibang fast food chain. God's will talaga. Sabi sa akin yung friend ko, maganda daw yung agency na yon. Then, nagpapaalis nga daw, papuntang Canada, ganyan. Pero hindi Canada yung in-applyan ko nun before. Kuwait yung in-applyan namin nung husband ko nun before. Mag-boyfriend pa lang kami nung husband ko nun. Kuwait yung in-applyan namin nun kasi maganda din naman sa Kuwait, pag food industry. And wala pa kasing hiring noon that time sa Canada. So, ang target sana namin, Kuwait to Canada. Ganun yung magiging setup namin ng husband ko. And then, nung nag-apply ako doon, once lang ako na-interview, so failed. Tapos, one time, tumawag sa akin yung agency. Then, sabi niya sa akin, meron pong opening, active yung file ko. Ganyan niyo po, ganyan. Iba pong employer to, ganyan. So, nag-try ako ulit. And then, ito na, dumating yung results sa akin ng December na nakapasa daw ako sa interview sa Canada and McDonald's company ulit yung pagkatrabahuhan ko. So, sobrang na gulat ako kasi, guys, nag-work na ako sa Pilipinas, nasa banking industry na ako and nag-give up na ako kasi parang sabi ko hindi ko na yata makukuha yung Canada dream ko kasi nga, ang layo na nung path ko. Nasa banking industry na ako. And February ako nagpasa ng mga requirements dun sa agency ko. Last part nyo na yung pagkuha ng NBI kasi yun yung 6 months yung validity. Ay, 1 year ata yung validity. Pero kasi pag sa Canada, kailangan 6 months lang yung 6 months validity lang yung ina-accept ni Canada. So, merong 4 months na parang buffer. Yun yung parang ihuli nyo ninyo. Pero madali na lang naman kasi kumuha ng NBI ngayon. Ito yung mga list of requirements na napasa ko agad dun sa agency ko nung in-accept ko na yung offer at nakapasa ako sa interview. Yung passport ko, pagdating ko pa lang sa Brunei, guys, last 2 years pa yung passport ko, nirenew ko na agad kasi alam ko na and decided talaga ako na umalis ulit ng bansa. Nung nag-renew ako ng passport, guys, 10 years na yung validity, date resume nyo, guys, kailangan is meron kayong job description sa bawat experience or sa bawat work na napagdaanan nyo previously. So, kailangan detailed yun and kahit mga 5 job description lang, basta detailed and specific. And qualifications, yun, high school diploma. So, i-ready nyo lagi yun, high school diploma, form 137, college diploma if graduate kayo. So, kailangan nyo to, guys, lalo na sa mga bachelor's degree. Kung sa high school lang kayo, okay lang din. Basta naka-original copy siya, then pa-photocopy nyo na lang. So, tip lang din, guys, na huwag tayo mandadaya ng kahit na anong requirements kasi malalaman nyo ng agency at malalaman nyo ng Canada. So, para hindi kayo ma-refuse, huwag nyo dayain. Okay? Then, transcript of record. So, itong mga nabanggit ko sa inyo is basic lang yan. Kung nakagraduate ka ng college, kumuha ka na agad ng mga requirements na yan para at least once na nagkaroon ka ng opportunity, ipapasa mo na lang siya. And training certificate. So, nabanggit ko kanina, marami na akong napagdaanan na work experience. And lahat yun, guys, kailangan yung kumuha ng training certificate. Kung wala man kayong training, guys, kumuha kayo ng COE, Certificate of Employment. Each po. So, lahat po ng previous job ninyo.
all certificate of employments on company letterhead. So kailangan nabanggit ko certificate of COE. So sa COE guys, is napaka-importante nito na kompleto yung laman ng COE nyo. Merong letter, pag sinabing letterhead, kompleto lahat. Company name, anong position mo, ano yung salary mo, ano yung year. For example, November 1, 2020 until November 1, 2025. Mga ganun, basta specific kasi ipapabago sa inyo yun nung SSS online information. Ang kukunin nyo dito, yung history ng work ninyo. So, kaya hindi nyo talaga madadaya kasi nasa history ng work ninyo, kung ano yung lahat ng company na nakalagay sa history nyo, kailangan meron kayong COE nun and detail din. Okay? Tapos, yung signed employment agreement contract, ibibigay na nila sa inyo yun once na pasakay sa interview. Ipapasa nyo din sa kanila. Pero sasignan nyo each pages. And birth certificate nyo. So, make sure lang PSA na yung birth certificate ninyo. And, itong birth certificate, pwede na kayo magkumuha sa online or sa SM, sa mga malls, gano'n. Pwede na. Sa Sorbilis ako kumuha before, pero may clearance. So, nabanggit ko kanina, ihuli nyo na yung NBI clearance, ito follow nyo na lang. Sabihin nyo na lang na i-advise na lang kayo kung kailan pwede kumuha ng NBI para hindi agad siya mag-expire. Yun yung mga requirements na pauna. After ko mapasa yung mga requirements ko, through email ko lang siya pinasa kasi pandemic pa tayo that time. Nag-start na kami ng processing. So, nagkaroon kami ng online orientation. So, online orientation namin na yon is, ayun guys, i-discuss sa inyo doon kung ano yung magiging process, ano yung mga dapat yung comply, ano yung mga dapat yung gawin para maging successful yung application ninyo. Pre-medical examination. So that time hindi na ako pinag-pre-medical examination kasi pinadiretso na ako sa mismong medical na lang. So sobrang thankful ako noon, pero ang maganda dun sa pre-medical examination na yon is refundable naman siya, guys. So imagine niyo, refundable yung pre-medical examination, 'di ba? Nakakatuwa dun pa lang eh, parang oh my god. Parang dun pa lang unlucky na ng ginhawa mo kasi gagastos ka pero i-refund nila sa iyo. Diba? After nun guys, pag napasa na nila yung mga requirements or yung mga kailangan nila na details sa inyo, i-apply nila yung application nyo as a CAQ and LMA. After makuha yung mga requirements din nyo guys, mga ka-dreamers, i-apply nila yon ng CAQ or LMA. So yung LAM niya is work permit siya na tinatawag dito sa Canada na kailangan is sa employer yung magbibigay sa inyo ng work permit para makapag-work kayo dito sa Canada. Nabot lang siya ng 2 weeks yung LMA. Sobrang thankful talaga ako na mabilis yung pagdating ng LMA. Completions of embassy requirements. So sa agency na yon, then upfront medical examination. So sa merong dalawang hospital na accredited ni Canada dyan sa Pilipinas. So, si IOM at saka si St. Luke's. So, kung gusto nyo makatipid, IOM kayo. And kung gusto nyo naman ng talagang kilalang hospital, mag St. Luke's kayo. Pero ako, pinili ko si IOM kasi mas gusto kong makatipid. At maganda din naman yung service ni IOM. And magpapa-schedule lang kayo, online schedule din yun that time. Magpa-schedule lang kayo doon and dali nyo yung passport nyo. Kapag nag-upfront practical examination kayo guys, maibibigay sa inyo na info sheet. Yung result ng medical ko is ide-direct na nila yon kay Canada. Then, filing of visa application. Sa visa, mabilis lang naman din siya dumating sa akin. Pero alam nyo, sa batch ko, may mga kabatch ako na ang tagal dumating yung visa nila. Nagka-request na ako ng biometric. So sa biometric, may mag-email sa inyo from IRCC. Naka-receive ako ng email no, na kailangan ko na mag-biometrics. So, nag-biometrics ako. Sinabi sa akin dun nung nag-a-assist sa akin na ibigay ko doon yung passport ko sa agency ko. So, after nung biometrics ko, pumunta agad ako sa agency para ibigay yung passport ko. Then, after no, nag-request passport na din agad. Siguro mga wala pang 2 weeks. Ganun, naka-receive na agad ako ng request passport. So, sure na yon na once naka-receive ka ng request passport, kailangan magkakaroon ka na ng visa. Agency ko na din yung nagbigay nun sa embassy. Pinadala nila.
Nung dumating yung visa ko, tinanong na agad ako kung kailan ko gustong umalis. After noon, nung naka-receive na ako ng mga email, that's the time na sinabihan na ako ng agency ko na kailangan ko na mag-resign talaga. And ayun, nag-resign ako dun sa company ko. After noon, nung nag-resign ako, dun na, nag-PDOS na ako. PDOS namin is online lang din siya. Isasend na yung certificate na sa agency namin. So after nung PDOS, deployment na. So, umalis kami dyan sa Pilipinas ng May 20. And dumating kami dito sa Canada ng May 22 sa Toronto. Nag 3 days quarantine kami doon sa previous vlog ko. Then dumating ako dito sa Quebec ng May 24. So, anong date pa lang ngayon? So, 1 month pa lang mahigit ako dito sa Canada. Ina-expect na makakapunta ako dito sa Canada at dream country ko to. At mga gustong magpunta sa Canada, huwag kayong mawala ng pag-asa na pumunta dito sa Canada. Search lang kayo ng search, guys. Wala ng pag-asa na hindi kayo makapunta dito sa Canada. Lagi niyong isipin na makakapunta kayo dito sa Canada kasi kung ano yung naka-mindset sa isip niyo, yun yung mangyayari. Yun nga mga ka-dreamers, na share ko na sa inyo yung mga ginawa ko in just 5 months nakapunta ako dito sa Canada. Ever na meron kayong questions, pwede kayong mag-comment down below. Kung meron kayong gustong malaman tungkol sa Canada, pwede nyo ring i-comment. Thank you for watching again, mga ka-dreamers.